Pagtatanggol ng ABS-CBN laban sa pahayag ni Riz Miguel patungkol kay Patrick Quiroz Alamin. Nasurpresa ang mga tagahanga ng dalawang aspiring actors sa showbiz sa balitan tila ba bumulaga sa pagkatao nito. Ito nga ay matapos na ibinunyag ng ex-PBB housemate na si Riz Miguel ang pagmolestya sa kanya ng singer-actor na si Patrick Quiroz. Naging viral nga ito at mainit-init pa ang tea na inispell ni Miguel sa social media. Ito nga ay sa pamamagitan ng pagbahagi nito ng video kung saan ipinaliwanag niya sa publiko ang katotohanan ng pagkatao ni Quiroz. Base sa video ni Miguel, nangyari ang pangmomolestya sa kanya ni Patrick nang sila ay nagkasama sa locked-in taping para sa proyekto. Nasaksihan nga ng mga followers ni Miguel ang 22-minute live video nito sa mismong Instagram account. Dito na niya ikinuwento ang karahasang ginawa sa kanya ni Patrick. Sa mismong live video nga, ito na mismo ang deretsahang nagtanong sa mga followers nito kung kilala ba nila si Patrick Quiroz. At dito na nga nag-umpisang ibinunyag ni Riz ang totoong pagkatao nito. Nakita ko siya sa isang taping. Sa una, wala akong problema sa kanya, pero binabastos niya ang mga babae na kasama namin. Yung babae, may hawak na lollipop. Tapos yung sinabi ni Patrick, "Wow, buti naman kasya yung malaki sa bibig mo." Dito na nga nag-iba ang pananaw niya sa personalidad ng kapwa aktor at nais pa nga niya na kumprontahin ito, ngunit siya na lang mismo ang umawat sa sarili. Ngunit hindi niya lubos akalain na akala niya'y mga babae lamang ang binabastos nito, ngunit siya rin pala mismo. Inilahad nga nito sa live video ang pambabastos ni Patrick sa kanya. "Noong natulog ako, yung buong tabi ko, lahat ng tissues na yan, had come filled with it. After that, noong nagising ako, ito na raw, malambot na yung private part ko, minolestya niya na ito." Idinagdag pa nitong hinabol niya si Patrick agad at nakatago nga lang ito kaya hindi na muna niya hinarap. Saad pa nitong matagal nang nangyari ang insidente, ngunit tila ba bago lamang itong nangyari. Ibinunyag nga nitong sa ngayon ay hindi pa siya okay at nag-iwan ito sa kanya ng matinding trauma. Marami naman sa mga netizens ang nagtanong kung bakit ngayon lamang ito nagsalita sa publiko. Saad nito, "I want to spread awareness and to tell his own story." Marami pa nga daw itong nalalamang sekreto patungkol sa aktor na binabastos rin ang mga kasamahan sa industriya. Ngunit wala itong karapatan na ipagkalat ang kanilang experience kay Patrick dahil hindi niya ito istorya. Isa na nga rin sa naging rason kung bakit kay tagal nitong nagsalita sa mata ng publiko ay dahil mas pinili niya munang manahimik dahil na nga may ongoing project itong teleserye. At alam niya rin papahintuin siya ng kanyang mga magulang at pati na ang airing ng nasabing teleserye. "If this came out, the series is over, but I kept going, so I stayed strong for the series." Sabihin nyo kahit anong gusto nyong sabihin. Sinasabi ko lang yung totoo. Itanong mo kahit kaninong cast members ko kung ano yung totoo, alam nila lahat. Actually, mas marami akong pwedeng ispread na chismis sa mga cast members ko. Hindi ko sasabihin kasi hindi yan yung story ko. Ito yung story ko. I don't care if I am trending. Ang gusto ko gawin, yung awareness. Lalaki, mahitsura, artista pa, whatever. Ganun pa rin yung ginawa niya. Hindi ako okay. Nangyari ito last year, hindi pa rin ako okay. Samantala, nagpalabas nga ang ABS-CBN Film Productions Incorporated o AFPI ng statement matapos nagpalabas ng big revelation si Riz Miguel Eugenio. "Contrary to the claims made by Riz Miguel on October 11, 2022, ABS-CBN Film Productions Incorporated,
immediately conducted an investigation upon receiving his complaint in December 2020 and swiftly took appropriate action to protect the rights of everyone involved. AFPI takes this matter seriously. The safety, dignity, and privacy of our people are our utmost priority. Isa nga sa naging sentro ng rebelasyon ni Riz ang hindi pagsagawa kaagad ng aksyon ng management matapos niya i-report ang insidente. Ibinunyag nga rin ni Miguel na isa rin sa mga cast members nila ang minolestya rin ni Patrick, si Erhil Jeric Panganiban. Naglabas na nga rin ito ng pahayag sa social media account nito. Finally, nagsalita ka na rin bro Riz. Kala ko, kakalimutan na lang natin. No. Saksi kami niyan sa His Into Her and trinay niya din kami maging victim but he failed. Makikitulog daw siya etc. sa room namin, sa locked-in taping kasi close na pinto nila. And nung tulog ako, nag-attempt siya halikan ako and do his thing. Na-miss ko lang kuya ko, yan sabi niya sa akin. And after noon, di na ako nakatulog kahit may shoot kinabukasan. Yes, kaya mukhang puyat nung He's Into Her. Wala talagang tulugan para bantayan tong manyak na to. Tama ka na, Patrick Queiroz. Kamakailan nga lang, sa YouTube channel ni OG Diaz ay may tila ba blind item itong tinutukoy patungkol na sa aspiring actors. At tila ba kumpirmasyon na nga ito na issue ni Riz Miguel at Patrick ang nasa blind item. Ilan nga sa mga komento ng netizens. Crush ko pa naman yan dati. Ay, bakla pala. File a case. Dapat makulong siya. It's okay to come out as a gay, but this is not the proper way. Huwag nyo i-judge si Riz just because di siya nagsalita agad. And if he did, malaking management yung babanggain niya. Pwedeng mawalan siya ng trabaho. For sure, the other cast of His Into Her will not give a word. Madami talagang nabibiktima ng harassment sa mga lock-in taping ng mga artista na yan. Kaya dapat palaging secure ang safety ng mga talents. This is a sensitive issue but he is brave enough to speak up for awareness. Take note, hindi lang siya ang biktima. Matatandaang naging parte nga ng ABS-CBN reality series na Pinoy Big Brother 8 2019 series. Kamakailan lang ay katambal nito ang ex-PBB housemates rin na si Kaori Oynoma o mas kilala bilang Kaori's tandem. Nagkomento nga si Kaori sa pagkawala ni Riz sa His Into Her Season 2 na pinagbibidahan ni Donnie Pangilinan at Belle Mariano na kung saan kasama rin sa mga cast si Patrick. Marami nga sa mga taga-subaybay ng series ang nagulat sa pagkawala ng karakter ni Riz sa Season 2. Pati na si Patrick, kaya naman tila ba may kasagutan na ang kanilang katanungan. Magsasagawa naman ng legal action si Riz laban na kay Patrick. I have proof of everything and I have multiple witnesses. I'm probably gonna take him to court. Samantala, wala pang naging pahayag si Patrick at talent management agency nito. Na cornerstone at former talent agency na Rise Artist. Hinihintay nga ng mga netizens ang posibleng aligasyon ni Patrick sa nasabing issue. Kaya naman, ano ang say nyo sa paksang ito? Write your comments down below.